Nagbabala ang National Privacy Commission sa nauuso ngayong modus na tinatawag na smishing. Isa umano itong paraan ng ilegal na pagkuha ng personal na impormasyon gamit ang short messaging service o SMS o text ng Papatrol Michael Delizo. Mahilig mag-dine in ang magkaibigang Greg at Leonardo, kaya marami-rami na rin contact tracing forms ang kanilang nasulatan. Sa pagsusulat po ba ng contact tracing ay may pagkakataon na binalikan na kayo kung may nakakonta kayo ng may COVID? Wala naman. Di ba? Hindi pa. Tingin niyo po ba effective yung contact tracing pa rin? Oo, yes. Effective yun. Kasi yun yung talagang proseso na maganda. Kaya lang medyo, yun sa iba, lalo kami mga senior citizen, paliit na eh. Kaya ang nagiging ano lang nung mga may edad na na tulad namin. Edi just for compliance, check lang ng check, hindi na nababasa eh. Pero si Marie Chris, hindi niya tunay na pangalan, may agam-agam sa mga impormasyon na ibinibigay niya sa contact tracing. Bulto na raw kasi ang mga kahinahinalang text na natatanggap niya mula sa iba-ibang numero. I don't feel secure kasi I think they're getting too much information from me that hindi naman nila ginagamit. Are they actually checking kung meron ba akong COVID or wala? How are they going to check up on me or even yung mga tao na nasa paligid ko? Pakiramdam din ni Mang Bobby sa contact tracing na kukuha ang kanyang numero ng ilang scammer. Tingin ko parang doon niya eh. Doon siya nanggagaling eh. Kaya lang, ginagawa ko na nga lang, ini-erase ko na kaagad. Hindi ko na siya nire-replyan man o anuman. Ayon sa National Privacy Commission, nauuso nga ngayon ang smishing o phishing pero sa pamamagitan ng SMS o text. Halimbawa, may text.